Senador, buat dulu nak kepingan. Okey. Yan, dan sa Pasig, sino ang ating dadalhin at boboto? Sino ang People's Choice sa 2016? Bongbong Marcos, Ricky Eusebio, Abacada Partiris. Ginugunita po natin ang araw na ito para sa disenteng hanap buhay, maunlad na pamayanan at progresibong bukas. Ito po ay sa pamumuno ng Lakas Mandagawa Labor Center
mga kaalyado nitong organisasyon sa pagkikitulungan ng Baaldab, Team Bobby Eusebio at Abacada Partilis. Mga kasama, mga Team Eusebio, inaanyayahan na po kayo umakyat sa entablado. Narito na po ang ating pangalawang pangulo na si Bongbong Marcos. Okay. 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 Tandang-tanda ko pa mga kasama, ang araw na ito ay mahalaga sa ating pangalawang pangulo sapagkat ang araw na ito, Labor Day, si Ferdinand Marcos at si Imelda Marcos ay kinasal ng araw ng ng Mayo 1, Labor Day sa Baguio City. Kaya ang araw ng Labor Day ay mahalaga sa atin. Araw nating manggagawa. Okay, yung iba, mga kasama, pwede bang bumaba na muna para magkaroon tayo ng katahimikan sa stage? Okay, mga kasama, baba muna kayo. Okay, may kahilingan lang po na hanggat maaari po yung bumaba naman tayo at nakamayan natin. Okay. Tinatawag. Tinatawagan ko si Ka Dave, si Ka Vic, si kasamang Norman, si Ray, at saka si Roy para mo po. Yung ating mga labor leader, yung mga tagapagtanggol ng manggagawang Pilipino. Norman, ito ka. Ray, akit ka rito. Doon kayo. Okay. O, tinatawagan ko yung mga leader manggagawa natin. Mabuo kayo ron. Panimik, mabuo ka na ron. Okay. Ang lakas manggagawa labor center ay kinabibilangan ng 12 federasyon. Narito po yung PAPLU, Philippine Association of Pre-Labor Union, NLU, National Labor Union, UFW, Union of Filipino Workers, AMO, Alliance of ng Manggagawa at Obrero. Kaya itong araw na ito ay ating ginugunita bilang araw nating manggagawa. Araw ng manggagawa. Kung titignan natin mga kasama, noong panahon ni Ferdinand Marcos, tuwing Mayo 1, may binipisyo ang manggagawang Pilipino. Samantalang sa ngayon, sa panahon ni Pinoy, zero! Zero ang manggagawang Pilipino. Kaya kung titignan natin, may malasakit ang mga Marcos sa uring manggagawa. Ang mga Aquino, Bokya! Gusto kong ipakilala yung ating mga kasama. Si Ka Dave, ang Pangulo ng National Labor Union. Si Ka Vic, ang pangalawang Pangulo ng Obrero Pilipino. Si Boy Petit, manggagawa, OFW. Si Roy Talaran, presidente ng UFW. Si Emma, KPL Pasig. At si Norman, si Ray, kasama naming manggagawa. At nagtutulak ng interes ng manggagawang Pilipino. Mga kasama, bakit sa Pasig natin ginawa ang Labor Day? Ginawa po natin ang Labor Day sa Pasig sapagkat ang Pasig po noong mga panahon ni Ferdinand Marcos ay workers' community. Narito po ang katakot-takot na paggawan. Nandiyan ang Mariwasa, Little Mills, Philippine Blooming Mills, Republic Cement, Republic Glass, Union Glass, Ajinomoto, Mattel, Puyat Steel, Puyat Furniture. Pero ngayon, mga kasama, wala nang manufacturing na kumpanya sa Pasig. Naglaho po, naglaho ang mga manggagawa na wala ang workers' community. Ang natayong mga paggawaan dito ay mga paggawaan o mga service sector. Kaya sa atin, ang ating tema, ipagtanggol ang benepisyo at karapatan, ilabanan ang kontraktualisasyon, at paglusaw sa kinusang unyon, isulong ang tunay na pagbabago, pagkakaisa kailangan. Kay Bongbong, magkakaisa ang mamamayang Pilipino at ang manggagawang Pilipino. Mabuhay si Bongbong! Yeah!
Ibigay po natin yung team Bobby. Si Congressman Bobby, si Congressman Ricky Eusebio at mga kasama niya si Mayor Eusebio. Okay. Nandiyan na ba yung kanyang mga konsehal? Pwede ba umakyat na? Para mabigyan natin sila ng pagkakataon dito sa ating templado. Okay. Okay. Pwede bang si Kadate? Kadate, pwede ka bang magbigay ng konting? Okay. Si kasamang OFW, si Boy Petit. Sa mapagpalang hapon po sa inyo lahat, sa pagpalaya, pagbati sa inyo mga kasama. Sino sa inyo dito may mga kamag-anak ng OFW? Taas po ang kamay. Yan. Yan ang boses ng OFW, mga pamilyang OFW. Magandang hapon po, Vice President Bongbong Marcos. Noong pong panahon ng matandang Marcos, si Presidente Marcos, President Marcos, ang taong 1975, ang unang deployment ng OFW ay 36,000 lamang po. Ngayon, pagkalipas ng 40 years, sa bawat araw, umaalis ang manggagawang Pilipino. Ang datos na itala ng POEA ay 6,000 kada araw. At ang populasyon ng OFW sa buong mundo ay umaabot ng 12 million. May pagbabago ba? Mga kasama, may pagbabago ba doon sa akin na bangkit na datos? May pagunlad ba? Noong panahon ni President Marcos, ang sabi niya, bibigyan ko ng karapatan magpagtrabaho ang mga taong Pilipino makapag-abroad upang makapaghanap buhay at makakulangan ang kakulangan ng hanap buhay sa ating bansa. Ikalawa, upang maging matatag ang ating foreign exchange, yung ating pera ay maging matatag. Ngayon, hindi na po ito ang kadahilanan ng gobyerno ni Noynoy Aquino, ng mga Aquino. Noong kung si Cory Aquino ang naging pangulo, ay pinatupad niya ang contractualization. Sa kanya po ito nagsimula. At ngayon, si Noynoy Aquino naging pangulo, pinatupad niya pa ito ng higit doon po sa DOH-A. Kaya po patuloy na dumadami ang populasyon ng OFW na sa ngayon ay 12 million na. Karagdagan nito mga kasama sa dalawang kadahilanan na aking nabanggit. Ngayon po, ang populasyon ng OFW 12 million ay nakapag-contribute sa ating ekonomiya ng 28 billion US dollar. Patumbas ito ng 1/3 ng ating national budget. Dito umiikot ang pera ng OFW upang susunahin ang ating ekonomiya. Dahil ang dahilan ng ating pamalaan kung bakit tinaas ang 12% ng IBAT. Ang dahilan po nito ay dahil sa remittances ng OFW. Kaya mga kasama, naniniwala po ako sa programa at advocacy ng ating Vice President Bongbong Marcos na labanan ang contractualization. Kaya ako po rin po ay sumusuporta sa kanya na kanyang pangunahan ang DOLE, ang Department of Labor and Employment. Nasa kanya po ang kinabukasan ng manggagawang Pilipino. Kaya po, maraming salamat po. Bongbong Marcos ang ating presidente. Sa loob, tapos po ng 6 na taon. Okay, bago natin pasalatayin ang ating pangalawang pangulo, tinatawagan ko yung Youth Volunteers ng Pasig o Youth Volunteer for Bongbong Marcos, Yabong Pasig, Abakada. Tinatawagan ko rin yung BBM Pasig para manumpa sa ating pangalawang pangulo bago siya magsalita. O, dalihan nyo, nagmamadali. Dali. Okay, mga kasama, medyo bilis-bilisan nyo. Marami pang magsasalita. Okay. Okay. Hi, hello. Kumusta ka na? Okay, isa uli. Isa uling chan. Sino ang People's Choice sa 2016? Bongbong Marcos, Ricky Eusebio, Abakada Party List. Okay, huwag niyong kakalimutan, mga kasama. Okay, formation. Dito sa harap, formation.
Babasahin ni Senator yung oath. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ang mga susumpa, mangyaring itaas lang ang inyong kanan na kamay at ako'y sundan. I, ang inyong pangalan, having been elected or appointed to the position of your position of the Bongbong Marcos Movement, Pasig Chapter, do hereby solemnly promise and swear that I will conscientiously and faithfully discharge to the best of my ability the duties and responsibilities of my office, that I will uphold and defend the chapter's constitution and bylaws and bear true faith and allegiance to the same, that I will obey and enforce the laws, rules, and regulations and policies of the chapter, that I will actively participate and support all club and programs, including those that shall hereinafter be adopted, that shall benefit my chapter in general and the members in particular, and that finally I shall impose this obligation upon myself voluntarily and without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations. Okay, pwede na po. Pababa na kayo at tatawagan natin yung Pasig Toda.
O mga Pasig Toda, baba na mo, patawagin natin. Last na to.